So, dinouble check lang natin. Iniikot natin isa pa sa cycle. Dito, align na. Align na rin dito sa peep hole. Dito, align na rin. Tapos, try natin ipasok yung filler gates kung hindi ba nagbago. Yan, pumasok yung point din natin. So, pag align, align dyan. Tap dead center na tayo. TDC. Ito yung tinatawag ng TDC. Galaw na yung bag tapit natin. Pasok. Ayan. Okay na yan. So, everyone, this is Motocanic again. For today's vlog, mag-a-adjust tayo ng valve clearance sa tropa natin na may Sniper 150 Yamaha. So, tatanggalin muna natin yung mga fairings. Left and right. Left mura. Left mura. 346 minutes left. So, natanggalan natin yung fairings. Kita na yung head ng makina, radiator. Ito yung water pump niya. So, mag-adjust tayo ng valve clearance at tanggalin natin yung water pump niya para makita natin yung timing. Yung iba, hindi na tinatanggal to. Didiretso-diretso na. Pero mas advisable talaga tatanggalin natin to. Mag-adjust pala tayo ng valve clearance pag masyadong malagitik lang yung valves natin. Maingay na siya, sabi nila malagitik, maingay yung mag-adjust tayo. At isa pa doon, yung masyadong mataas na yung mileage natin. Ito, mileage nito nasa, anong mileage nito bro? 32K na, so kailangan na talaga natin mag-adjust na valve clearance kasi, but since hindi pa to na-adjust, so medyo malakas na yung lagitik niya, especially pag mainit. Init pa rin. So, i-dedain muna natin yung coolant. Medyo ingat lang tayo, medyo mainit pa. Dain natin yung coolant bago tayo magtanggal ng water pump. Yung motor nyo, hindi naman ganun kalakas yung lagitik. Normal naman yung lagitik. Huwag yun ang galawin kasi a noisy valve is a happy valve. Yun nga sabi nila. Mas delikado yung walang tunog. Baka tukod na yung piston nun. So pag may lagitik na konti, okay lang yun. Normal lang yun. Huwag yun ang galawin. So, tatanggalin natin yung radiator. Para hindi mahirap. Madali lang paggalaw sa valve natin. At saka ito, tatanggalin natin yung water pump. Ginagawa mo! Ito pala yung nut nito. Size 8 to sa water pump. So size 8 yung nut dito. So yun nga, kailangan tanggalin natin yung water pump para makita na yung timing natin. Yung timing chain. So dito yung timing natin. Titingnan natin yan. So tatanggalin din natin yung valve cover. Our contact's daughter, Sylvia Herman, has agreed to take us to Klaus Eichmann's family home. If it is Eichmann. So yun paps, nabuksan na natin water pump, yung peep hole, tsaka yung valve cover. At na-timing na rin natin. Yung mga timing mark dyan, dapat naka-align yan. At tsaka dito, sa peep hole nyo. At malalaman nyo yan, pag-align na dyan, tapos kumakalog na dito yung valve lapit. Kapit natin sa valve. Yan. So means nyan, pwede na tayong mag-adjust ng valve clearance natin. Yan, maluwag na. Wala nang tukod-tukod. Okay, mag-adjust na tayo.
So, paano pala malalaman natin yung ano yung exact valve clearance o yung factory settings ng ating valve clearance? Dito yatin yung malalaman nyo. May nakalagay yan dito sa motor nyo sa gilid, sa swing arm nyo. Katulad nito, valve clearance 10, exhaust nyo is 20. So, papalaw natin yan. One eternity later. Sine-check natin yung kanyang valve clearance ngayon. Hindi pa natin ginalaw. Che-check lang natin kung papasok ba yung 0.10. Yun. Hindi siya papasok. So, out of clearance na talaga. Kailangan na natin mag-adjust. Hindi na papasok. So, ginagamit pala ng pang-adjust ng ating valve. Ito yun. Yung valve adjuster natin. May nabibili nito sa online. Pag wala kayong ganito, pwede na yung gagamit kayo ng yung pillar gauge tsaka long nose natin or na gamit ka ng wrench. By the way, ito pala yung pillar gauge natin. So, yung ibang mekaniko hindi gumagamit ng pillar gauge, ang ginagamit na yung feeling gauge lang. So, hindi advisable yun. Kahit mga master mechanic, dapat gumagamit tayo ng pillar gauge. Natin, ito yung pillar gauge natin. Yun, may kita mo, 0.10. So, ito yung size na pang-adjust natin sa kanyang intake. Yan, pumapasok na yung pillar gauge na 0.10 natin. So, ito yung tamang sukat ng valve clearance niya. So, adjust natin yung tamang pihit lang. Yung kumakapit siya pero hindi yung ganun kakapit. Yung tama lang. Yung pirsa. So, yan. Sakto lang yung kapit niya. Yan. Tama na to. So, hugtin na. So, ayan, sakto lang. Makapit ng konti. So, higpitan na natin yung nut niya. Pag-usap. So, tapos na tayo sa intake nito yung isang side. Lilipat na naman tayo sa kapila. Tama lang yung pagpasok mo ng filler gauge, may kunting kapit. Yan, tamang clearance niya. Mahawid mo na gamay. Pagpasok, tapos kunting kapit, pwede na yan. So, sa kabila na tayo, intake. So, i-check natin yung exhaust niya kung papasok ba yung 0.20 na pillar gauge. So, ayan yung pumasok. So, masikip din. Katulad dati ng intake niya. So, kailangan din i-adjust na rin ito. Masya, tukod na. So, pinasok na natin yung 0.20 na pillar gauge para sa exhaust natin. So, higpitan pa. Higpit ng konti. Higpit pa. Oh, higpit ng konti. Yan. Pwede na yan. Tama na yan. Kapit niya. Lumalaban na yung konti yung bakit saka yung pillar gauge. Pag lumalaban na yan, pwede na. So, tapos na yung exhaust din natin. 0.20 yung pillar gauge. Tapos yan, iikutin muna natin yung crankcase. Para i-check natin kung wala bang tama. Tiyo ka? Oh, super plug. Tiyo ka lang. Ang pwede na siya tiyo ko na. Wala pa kong pag out of spec yung pagkuan mo na adjust sa bag patapog tong piston sa bag marang takot na dapat tagatuyok mo na wag yun ipakog. Yan, ikutin natin. Dapat hindi tumatama yung piston sa valve. Maka isang cycle tayo, pwede na yan. Walang tama? Ako, oh, ito, ubus pa. So, try natin isang ikot cycle. Na timing na naman natin. Check na natin dito ko. Double check lang. O, yan. So, nag-top dead center na tayo. Na-timing na. TDC na tayo. Okay na yan. Final check. Okay na. Ikot na isang konti. Hinay lang ikot dan. Op. Okay na to. So, double check lang natin. Iniikot natin isa pa. Isang cycle. Dito, align na. Align na rin dito sa peep hole. Dito, align na rin. Tapos, try natin ipasok yung filler gauge kung hindi ba nagbago. Yan, pumasok na yung 0.10 natin.
So, pag align dyan, tap dead center na tayo, TDC, ito yung tinatawag ng TDC. Galaw na yung bag tapit natin. Pasok. Ayan. Okay na yan. So, ibabalik na natin yung cover, water pump, tsaka yung sarado yung peephole natin. So, tapos na maikabit natin yung water pump, yung radiator na naman. So, nakabit na natin yung water pump, radiator, magta-top up na tayo ng coolant. Lagay na tayo ng coolant. Ayan. Ibo-borp muna natin yung system. Ipipinch natin yung mga hoses para lumabas yung hangin. Ayan, tumutunog-tunog. Ayan, may hangin. Dapat walang hangin sa system para hindi mag-overheat. Madaling mag-boil pag may hangin na yung sa loob. Slit ang hose dito, Dan. Ah, sige. Pisil-pisil sa mga hoses. Ginagawa mo! Mga bubbles pa. So, papuburp natin. Yan. Papalabas natin yung bubble sa loob ng ating cooling system. Gagawin natin, ililin yung bike, left and right. Banking-banking lang. Ayan. Hanggang wala yung bubbles. Ayan. Ayan. Tatap apa na lang natin ulit. So, tapos na tayo maglagay ng coolant. Na-close na natin yung red cup. Radiator natin. Check natin. Wala bang leaks? Water pump. Mga hoses natin. Make sure yung mga nut bolt natin. Sikip na. So, papaandarin na natin. Check natin kung okay ba yung valve clearance adjustment natin. A few moments later. So, papaandarin na natin. Sige, pandalin mo, boss. Ayan, manda na. One click. So, successful yung installation valve adjustment natin. At saka, at the same time, nagpalit na lang tayo ng coolant sa ating water pump. Kasi kailangan talagang tanggalin yung water pump, igilid natin para makuha natin yung proper timing ng TDC natin sa ating piston. So, yung iba kasi hindi na gumagamit or hindi na sila nagtatanggal ng water pump, diretso yung adjustment nila sa valve, which is mali yun kasi dapat talaga naka-TDC muna bago tayo mag-adjust sa valve natin.